Pinalagaan ng mga kongresista ang panibagong pambubuli ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga susunod na mga araw, inaasahang sisimulan na ng Kamara ang investigasyon kaugnay sa Manoy Gentleman's Agreement na pinasok ng nagdaang administrasyon at ng China. Si Mela Lesmora sa detalye. Mariing kinundina ng mga kongresista ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, patunay ang nangyari na tama ang direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaglaban ang ating karapatan sa naturang teritoryo, lalo pat hindi dapat kinukonsinte ang umano'y pambubuli ng China. Yung position po namin dito, that's where I guess we should support the president. Because bullying tactic like that, strategies like that, should be countered with a strong position. And the president has taken that. Pagtitiyak naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, hindi pababayaan ng Kamara ang issue. Sa halip, palalakasin pa nila ang pakikipagtulungan sa sangay ng ehekutibo para hindi na maulit pa ang ganitong mga insidente. Kinakawawa po tayo. We condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China. We will not stand for this. I think this is something that we'll be tackling under the leadership of Speaker Martin Romualdez on how we can be united with the executive in best revolving and de-escalating the situation within our sovereign territory. Kaugnay pa rin ang issue sa China, una nang kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na iimbestigahan na rin ng Kamara ang napaulat na umano'y gentleman's agreement na ikinasanoon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa House Leader, ipapatawag nila ang mga opisyal ng nagdaang administrasyon para matukoy kung totoo ba ito at mabigyang linaw ang usapin. May nagsasabi meron, pero sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga? At ano ba talaga ang kasunduan noon? Kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli. Kasi hindi tama. Diba? Sa isang pahayag, umalma rin ang National Security Council sa patuloy na paglaki ng issue at ngayon, pati ang kasalukuyang administrasyon, idinadawit na rin bagay na pinasunungalingan ng ahensya. Ngayon, under this administration na, di umano, ito daw na kasalukuyang administrasyon ay merong internal understanding kaya daw at dahil nga daw hindi sinunod ng Pilipinas itong kasunduan with the Marcos administration, tayo daw talaga ang may kasalanan sa mga pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. So ang malinaw, ADG John, totoo ba wala naman talagang usapan o internal understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal? Tama po ba? Yes, tama yan, partner. And maliwanag na pong nagsalita ang ating Pangulo na hindi tayo papasok sa mga ganitong mga understanding kasi una-una labag ito sa ating konstitusyon. Sa mga susunod na araw, inaasang sisimulan na ng Kamara ang investigasyon ukol sa mga issue sa China. Giit ng mga mambabatas sa anumang pagkakataon, mahalaga at dapat maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.